Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, umaasa pa rin ang kaanak ng mga pasahero ng tren na makikitang buhay ang kanilang mahal sa buhay. Kasunod ito ng malagim na banggaan ng pampasaherong tren sa Balasore District sa Eastern State ng Odisha noong Biyernes. Inilagay sa 275 na katao ang nasawi sa trahedya na itinuturing na worst rail crash sa nakalipas na dalawang dekada. Sa inisyal na investigasyon na diskaril ang Coromandel Express, kaya tumalon ito sa kabilang riles at bumangga sa isang nakatigil na freight train bago sumalpok sa isa pang pampasaherong train. Nagpapatuloy ang clearing operations sa pinangyarihan ng sakuna habang patuloy ang paghahanap sa iba pang mga biktima. Pinangangambahan ang pagtaas pa ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na buwan. Bunga ito ng anunsyo ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na magbabawas sila ng produksyon simula sa 2024. Mula sa dating 10 million barrels per day, ibababa ito ng OPEC sa 9 million barrels per day simula sa Hulyo. Nais ng Department of Transportation o DOTR at Manila International Airport Authority o MIAA na hawakan ng pribadong sektor ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Base ito sa pag-aaral ng National Economic and Development Authority o NEDA para sa rehabilitasyon ng main gateway ng bansa. Sa ilalim ng panukala, isang private concessionaire ang hahawak sa operasyon ng airport para masigurong nakatutugon ito sa pangangailangan ng Greater Capital Region. Nakapaloob din dito ang pagnanais na mapataas ang passenger capacity ng paliparan at mapabuti ang sistema. Sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na inaasahang mailalabas nila ang Terms of Reference o TOR bago matapos ang buwan ng Hunyo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.